Alin kaya dito sa dalawa ang masasabi mo na Igorot sa Pilipinas dito sa Cordillera Administrative Region? Nalito ka ba, kapatid? Medyo makaulaw niya, kabzat. At yan ang aking ibabahagi. Ang singer A ay galing sa Nagaland, India. At ang singer B ay galing sa Igorot, Cordillera Administrative Region. Noong hindi pa uso ang DNA testing sa Pilipinas, masyadong nakakailang sabihin ang origin of the Igorots. Dala na nga nang mayroon na tayong DNA testing ay dito natin makikita kung saan nga ba galing ang mga Igorot. Dahil kapansin-pansin sa mga Igorot, nakakaiba ang kanilang itsura, kultura, pananalita, at musika. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga Igorot ay mga mamamayang Pilipino ng Pilipinas na nakatira sa northern part of the Philippines. Ito yung tinatawag nilang Cordillera Administrative Region na binubuo ng Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao at saka Mountain Province. Marahil isa ka sa mga nagtatanong kung bakit ang Igorot people ay isang community of people or group of people na may sariling kultura at pananalita. At yan ang aking sasagutin. Ang Pilipinas ay punong-puno ng community group of people o mga taong may sariling kultura at may sariling salita. At tinataya na ito rin ay galing sa ibang lahi at kultura sa ibang bansa. Ang Pilipinas ay binubuo ng 120 languages at binubuo ng 81 provinces. Sa Cordillera Administrative Region ay hindi rin kaila na napakaraming lingwahe at dialect ang ginagamit dito. Kung ganon, saan galing ang mga Igorot people bago sila napadpad dito sa Pilipinas? Para masagot natin yan, ay kailangan natin maipaliwanag ang dalawang bagay. Ito yung tinatawag nilang DNA testing at saka evidence of similarities. Unahin natin ang DNA testing. Ayon sa DNA testing, ang mga Igorot ay galing sa lahi ng mga East Asian people. Ito yung binubuo ng China, Mongolia, Japan, Korea at saka Taiwan. At nahaluan o di kaya interrelated siya sa mga Southeast Asians tulad ng Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Cambodia, Philippines, Vietnam, Myanmar, Laos, Brunei, Timor-Leste. Ganon din ang mga Igorot ay may konting halong Siberian, Native American, at partly Central Asia and South Asia. Kung pagbabasihan natin ang history, ang mga Chino ay dumating dito sa ating bansa. Maging ang mga Mongolia ay maaring nakarating din dito sa ating bansa dahil tinataya na ang Mongolia ay sumakop ng kalahatin ng mundo. At dahil dyan ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao ng China, Mongolia, Japan, Korea at Taiwan na makapunta dito sa Pilipinas. Pero hindi sapat ang DNA testing para masabi natin na ang mga Igorot ay galing sa mga lahi ng China, Japan, Mongolia, Korea at Taiwan. Kaya kailangan natin ng evidence of similarities. Dito sa Asia, may tatlong community group of people ang halos magkakasintulad ang kultura at pananalita. Ito ay ang mga Igorot people sa Pilipinas, Nagaland people sa India, at indigenous people sa Taiwan. Magamat ang Nagaland people ay kabilang sa state of India, ngunit ang kanilang lahi, salita at kultura ay kabilang sa Southeast Asians.
ang Nagaland people ay nasa boundary ng India at Myanmar. At noong araw, ito ay pinaglalabanan kung saan pupunta ang lugar kung ito ay bahagi ng India o bahagi ng Myanmar. Dala na ang India ay nanalo sa labanan kung kaya't ang Nagaland people ay bahagi ng India pero ang kultura, puso at isip ay bahagi ng Myanmar. Ano kaya ang masasabi mo sa paboritong musika ng mga taga Nagaland at mga Igorot people? Now I know we had no money, but I was rich as I could be. In my coat of many colors, my mama made for me. Nakakasurpresa, di po ba? Lalo na't kung sasabayan pa ito ng pagsayaw. Dito natin masasabi na ang Nagaland people at ang Igorot people ay napakalaki po ng pagkakahalintulad kung anong musika ang gusto at kung paano nila ipinapakita ang kanilang traditional dance. Siyempre, hindi lang yan ang kanilang pagkakahalintulad tulad halimbawa ng physical appearance. Kapansin-pansin na hindi rin nalalayo ang kanilang itsura at pananamit. Ganun nabanggit na rin natin ang kanilang pananamit, ay tignan na rin natin ang kanilang weaving traditional patterns. Kung kultura lang ang pag-usapan at ang Nagaland people ay hindi rin malayo ang kanilang pagkahawig. Tulad na lang halimbawa dito sa Pilipinas, ang mga Igorot nung araw ay may tinatawag silang dapay o yung tinatawag nilang male dormitory o kaya female dormitory. Noong araw, ito ay nagsisilbing parang eskwelahan ng mga Igorot. Dito ay nagtitipon-tipon ang mga bata at mga matatanda upang magbigay ng aral. Mahihiwalay na lang ang isang Igorot sa dapay kung ito na ay makikipag-asawa. At ang nakapagtataka, ito rin ay parihas na ginagawa ng mga Nagaland people at tinawag itong morong. Kung may headhunting dito sa Pilipinas na ginagawa ng mga Igorot, ito rin ay ginagawa ng mga Nagaland people sa kaparihas na dahilan. Ginagawa nila ito bilang tropiyo sa kanilang katapangan at pagkilala sa kanilang estado sa komunidad. Kapansin-pansin din na ang pagbilang ng mga Nagaland sa numero ay hawig-tunog sa pagbilang ng mga Igorot. Tulad halimbawa ng pulo sa Nagaland, sa mga Igorot naman ay maaring sangapulo o kaya isa ya pulo. Sanga sir long kalama lept up sang te ba ye moyam na kap te ba tsara porta mali manik voska kat kalinga kalinga lagunawa napipinda. Hindi rin nagpaawat ang mga tato ng mga Igorot at ang tato ng mga Nagaland people. Kung titignan ninyo, halos parehas ang pattern of tattooing nila.
kung ang mga Igorot ay tinagurang Master of Rice Terraces dito sa Pilipinas, ang mga Nagaland people ay Master of Rice Terraces din sa kanilang bansa. Kung ang salted meat o yung tinawag na itag dito sa atin sa Cordillera ay isang authentic delicacy ng mga Igorot, ganun din sa mga taga-Nagaland. Naglalambing po, kung nagustuhan nyo ang video na to, please click subscribe, like, notification bell, at pakishare na rin nang sa ganun ay makagawa pa tayo ng maraming videos.